So what's up guys, ang sasakyan natin dito ay yung tie rod, no? Turo ko sa inyo kung paano malaman kung sira na yung tie rod and ball joint nyo sa pamamagitan ng pag-aangat ng sasakyan. So iangat nyo muna lahat ng sasakyan, no? Kabilaan, bago nyo alog side by side, tapos up and down. Pagka malakas na yung uga niya, ibig sabihin nun possible sira na yung tie rod end or yung ball joint nyo. So ano naman mararamdaman mo sa sasakyan pagka sira na yung ball joint or yung tie rod end or inner tie rod, no? Ganito, pagka nalulubok kayo, medyo gagalaw-galaw yung manubela nyo, and then may mga maririnig kayong lagutok, no? So yun yung possible na at indication na sira na yung tie rod end or inner tie rod, tapos yung ball joint nyo. Possible din naman sa mga ano lang, sa mga bushing. So yung case ng sa akin ay sira na talaga yung kanyang left na tie rod end. So it is dito, makikita natin sa video kung paano malaman. Makikita nyo dyan. So iangat lang muna natin yung sasakyan. Sa pag-aangat ng sasakyan, dahan-dahan lang ha, kasi baka masira din yung mga ibang parts, malaglag yung sasakyan. So kailangan extra careful. Mas maganda kung may hanger kayo, yan, katulad ng sa akin, yan, jack stand yung tawag. Okay, yun lang. Let's see, tingnan natin kung paano malaman. So yan, oh, di ba nakaangat na yung sasakyan. I-alog nyo lang yan side by side tsaka up and down. So lalagyan natin ang araw para malaman yung kung ano yung tamang pag-alog ng sasakyan bago nyo kalasin yung gulong. Alright. So parang matanggal na lang tie rod end sa Lancer Red Globe. So tanggalin mo na yan, nice lang naman. Tapos 17mm counterclockwise lang. Papalitan natin ito kasi napaka lambot na niya. So sira na yan, kaya medyo may kaabig lang. Mas napakalambot na yun. Yan, sira na to. So yun, nabili na tayo ng tie rod end, no? Kaso red line lang, pero pwede na to. Balik na natin siya. Kung ano yung bilang na pag-alas, ganun yung bilang na pagbalik. Isa, dalawa, ito, apat, lima, anim, ito, ilo, siyam, sampu, bisa, ito, apat, lima, anim, ito, ilo, siyam.